Hello guys, welcome back ulit sa ating munting channel, ang kusinero ng barangay. Gagawa tayo ng tusino mga kabarangay, homemade tusino, pork tusino. Ang gagawin natin ay pwedeng pang negosyo o pang sarili natin para sure ball na hindi ito kargado. Kaya sinabi kong hindi kargado, so ibig sabihin hindi siya kargado na extender at hindi siya kargado ng preservative. So siyempre homemade at sarili natin, lalong-lalo na kung sa ating pangpamilya mga kabarangay. So ayan, ganyan lang po ang isang kilong pigi or isang kilong kasim. Ayan yung part ng medyo malambot sa ating karning baboy mga kabarangay. So ayan, sa isang kilo naglagay tayo ng 1 cup na brown sugar. So ang kailangan rito ay lamasin lang ng lamasin hanggang sa medyo lumapot ang ating karni. At syempre yung ating pineapple juice. Ayan, ilagay na natin. So wala tayong gagawin rito kundi haluin lang na haluin. Sa totoo lang, yung mga gumagawa talaga ng tusino, yung mga nagninegosyo ng tusino, kung nakikita natin sa mga market ay ito ay ginagamitan nila ng extender. So ang extender po nila rito ay tubig at pineapple juice. So kung makikita natin ay talagang malapot. So kumakapit yung sauce doon sa laman. So kung lulutuin natin yung isang kilo, so makikita natin halos 1/4 na lang kasi nga dahil sa extender. Ayan mga kabarangay. So ayun, nilagyan natin ng konting food coloring. So optional, pwede namang hindi. Kasi ang food coloring naman ay hindi naman talaga nagpapalasa yan, kundi nagpapakulay lang para sa mga kabataan. Maganda siya tingnan. So sa mga nagninegosyo talaga, ito yung mga ginagamit nila. Gumagamit sila ng baking soda dahil isa po yan sa nagpapalapot. At isa pa itong curing salt na talagang halos pinagbabawal na po ito. Ang curing salt ay isa sa mga ginagamit sa paggawa ng tusino dahil ito ay preservative. So dahil homemade nga ang ginagawa natin, so huwag natin haluan ng preservative kung pang sarili lang naman natin. Ayan mga kabarangay. So ayan, prepare muna natin. Mas maganda sa ating tusino kung i-marinate muna natin, at least magdamag siguro pwede na. So ayan, pagkatapos po ng mga 12 hours nating minarinate para po medyo kumapit yung kanyang sauce sa laman, pwede na natin siyang lutuin. So yung sinabi ko kanina na curing salt at baking powder, so sa mga gumagawa talaga ng maramihan, sa mga nagpo-produce na talagang pang negosyo ay ginagamit po talaga nila yon, kasi yon ay nagpapalapot at nagpapatagal ng buhay ng ating tusino. Ayan mga kabarangay. So ay lulutuin na natin ang ating homemade tusino. So kailangan natin maglagay ng tubig para lumambot ang ating pork. Ayan. Kung makikita nyo, so hindi siya masyadong makulay dahil nga sa homemade lang, gawa lang natin. At hindi ko masyadong dinamihan ng kulay. So mild lang yung kulay na nilagay ko. Para medyo gumanda lang siya ng konti. Ayan. Pero sa lasa, halos ganun pa rin siya. So ayan, dahil luto ng ating homemade tusino, mag-prepare na tayo ng garlic rice. So ayan, naglagay na tayo, nag-isa na tayo ng bawang at nag-additional tayo rito ng garlic flakes. So ayan, siyempre asin lang at seasoning ice na garlic rice na mga kabarangay. So ganyan lang po gumawa ng napakasimpleng tusino. So kung homemade, so huwag na natin haluan ng curing salt or baking soda. Kasi sa totoo lang, ito ay ginagamit talaga sa mga nagninegosyo. So kung makikita natin, isang kilong tusino pag niluto natin, makikita natin rin pag naluto na, halos 1/4 lang pala ng karning baboy ang kanilang grabe taas ng tubo nila. At talagang pinapaalsa nila ng husto ang kanilang tusino. Dahil syempre nga, dahil ito ay negosyo. So ang curing salt naman ay ginagamit bilang pampatagal sa buhay para hindi ka agad nasira. Ika nga, preservative. Ayan mga kabarangay.